Limang flavor na iced coffee, perfect pang negosyo at madali lang gawin sa bahay ninyo. Sa recipe na to, hindi na kailangan ng coffee machine kasi may mga alternatives tayo. So tara, simulan na natin! So sa recipe na to, gagamit tayo ng 16 ounce na cup. At para sa kape natin or yung espresso natin, pwede tayo bumili ng espresso na naka-ready-made sa Easy Brand. Not sponsored po, pero baka naman Easy Brand. Another option natin is yung Nescafe Classic na instant coffee. Ang unang kape natin gawin is yung Americano. So kunin natin yung 16 ounce natin na cup at lagyan natin ng espresso. Yung measurement ko is 40 ml na espresso. At saka, naglalagay ako ng 1 tablespoon na white sugar. Sa espresso, nasa sa inyo na po yan if gusto nyo ng mas matapang or lesser. Same rin sa sugar, nasa sa inyo na po yan if gusto nyo ng matamis or lesser. So pagkatapos mahalo na yung sugar at saka yung espresso, lagyan natin ng ice. Then punuin lang natin yung baso ng tubig. At yan natapos ang ating iced americano. Sunod natin gawin is yung ating latte. Para sa latte, gagamit tayo ng gatas. Dito ginagamit ko is yung milk essence na galing rin sa Easy Brand. Sa measurement, 30 grams or 1/8 cup yung ginagamit ko na milk essence. Then haluin lang natin ng 200 ml na tubig. Ang ginagamit ko na panghalo dito is yung milk frother para mabilis yung pagka-mix nila dalawa. Para sa gatas, pwede nyo rin gamitin yung fresh milk or yung full cream milk na mabibili sa grocery. Pwede nyo rin gamitin yung milk syrup. Yung ingredients ng milk syrup is 1 can na 300 ml na condensed milk at saka 1 cup na evaporated milk. The next is lagyan natin ng ating 40 ml na espresso. Kung gamitin nyo ay instant coffee, mga around 2 sticks ang magagamit. Haluin lang na mabuti ang dalawa at pagkatapos lagyan ng ice. At yan ang ating latte. Next natin gawin is yung caramel latte. So itong caramel latte na to, yung mixture lang naman is the same as yung latte. Yung na-additional lang is yung caramel syrup. So dito sa latte, hindi ka lang limitado sa caramel. Pwede kayong mag-experiment like hazelnut, almond latte, vanilla latte, yung mga kasiklaseng syrup. So dito, gagamit tayo ng Easy Brand na caramel syrup. Para sa measurement, 30 ml na caramel syrup ang ginagamit ko. Pwede nyo rin naman dagdagan yung caramel syrup or bawasan. Nasa sa inyo na po yan. Pero sa akin, yung 30 ml na caramel syrup is sakto talaga. The next is, lagyan natin ng 40 ml na espresso. So pagkatapos nyan, haluin lang yung dalawa at saka lagyan ng ice. So dito, naglalagay ako ng whipped cream para sa design and aesthetic purposes niya at para rin magkaiba ng itsura sa ating latte. See? Aesthetic! At yan ang ating caramel latte. Pang-apat na recipe is yung ating caramel macchiato. So itong caramel macchiato, sikat to na binibenta sa mga kiosk sa kanto or mga malapit sa eskwelahan. Pansin ko kasi, caramel macchiato yung sikat na binibenta. Kaya yan ang isa sa drink na napili kong i-share sa video na to. Kaya yung mga drinks dito, pwede nyo tong pang-negosyo. Kasi madali lang gawin kahit sa bahay nga kaya. At saka, di ganun kakomplikado. Dito, ginawa ko siyang 20 ml na caramel syrup kasi may toppings tayo na caramel sauce. Caramel syrup tsaka caramel sauce, magkaiba ba yun? Oo. Syrup is mas liquid siya at mas matamis. Ito yung makikita nyo sa mga bottles na may pump sa cafe. Yung sauce naman is malapot. Ito yung ginagawang drizzle sa taas ng drinks. Pero pwede nyo rin naman gamitin yung caramel sauce pang alternative sa caramel syrup. Dito sa espresso, 40 ml pa rin yung ginagamit ko. Pero technically, yung macchiato mas matapang compared sa latte. So pwede nyo dagdagan yung espresso. Sa toppings, maglagay na tayo ng caramel sauce. Konti lang kunin natin, enough lang pang drizzle ng caramel sa taas ng ating caramel macchiato. Para sa design, kaya na po yung bahala niyan. Pwede kayo maglagay ng whipped cream sa taas before yung caramel sauce or pwede rin yung caramel sauce lang mismo. At yan ang ating caramel macchiato. Last natin na recipe for the video is yung mocha.
Itong mocha talaga, isa to sa mga paborito kong orderin sa coffee shop. Same lang to sa latte na mixture, pero additional lang tayo ng chocolate syrup para maging mocha yung drink natin. So yung chocolate syrup na gagamitin natin is still from AC brand. So dito, 30ml na chocolate syrup ang ginagamit ko, pero pwede nyo rin naman dagdagan para mas chocolatier, or if hindi nyo gusto ng ganun na katamis, pwede naman bawasan. So pagkatapos na mahalo na yung chocolate at saka yung gatas, lagyan na natin ng coffee. So para sa design at saka sa toppings niya, naglagay ako ng whipped cream. Kasi yan usually makikita ko sa mga coffee shop. Then kuha lang tayo ng konting chocolate syrup pang toppings lang sa ating whipped cream. At yan ang ating huling recipe sa video na to, which is yung mocha. So ayan, kunin na natin yung iba nating drinks na nagawa natin kanina. So ayan, nag-reunion na sila, tsaka nag-formation. So ayan na siya guys, ang ating drinks na nagawa natin sa video na to. At tikman natin una yung mocha. So yung ating mocha, masarap talaga siya, chocolatey siya at hindi talaga ako magsasawa nito kahit ilang beses pa ako iinom nito. Next natin tikman is yung americano. So yung americano, simple lang talaga to siya gawin at madali lang, espresso, sugar, tsaka tubig. Sa coffee shop, hindi ako masyadong ma-order nito, pero pagtikim ko, masarap pala yung americano na coffee. Next natin is yung ating caramel macchiato. So itong drink na to, ito yung second na paborito kong orderin sa mga coffee shop. At tsaka yung drink na to, ito yung sikat na pang 39 pesos na coffee. So itong drinks na mga to, pwedeng-pwede nyo itong pang negosyo. Kasi madali lang siya at saka napaka-simple. Plus, masarap pa siya. Fourth drink na titikman natin is yung latte. Itong latte, napakadali lang talaga gawin. Espresso, gatas, ice, tsaka tubig lang talaga. Ito yung drink na paborito ng dad ko. At panghuling drink na titikman natin is yung caramel latte. Sa latte naman, mas bet ko talaga kapag may flavor siya. At again, katulad ng sinabi ko kanina, hindi lang limitado yung latte sa caramel. Merong almond, hazelnut, vanilla, and many many more na flavors. Pero top 1 pa rin talaga sa akin yung caramel latte. Na siya guys, ang drinks natin sa video na to. Sana nagustuhan nyo yung mga recipes natin. See you sa next video. Bye!